up mga kesaka? It's maulan day at maghapon na naman ang maulan. Maghapon nag-suffer ng lamig ang ating mga alagang kambing. At ngayon nga ay April 8. Nilalamig ako mga kasaka, kanina pa ako sa ulan. At pinasok ko na rin yung iba kong mga kambing. Dito ko sila nilagay. Kaso si Ara andun pa, tapos si Pidito. Ayun. Pero yung iba na ipasok ko na. Ayan. Update lang ng ating mga alaga at sa mga nagtatanong kung ilang months na days na ng ating mga baboy. Ayan. So, nag-aantay na lang tayo ng April 12 para kunin tong dalawa. Ayan, magkatabing yan. Tapos, ito naman ay iiwan natin. At ang ating mga rabbit. Ayan. So, komportable sila ngayon. At ang ating yung ibang rabbit naman nandun. Ayan, tapos yung inay natin. Oh, grabe yung ano. So, pag mga ganitong ulan, nagsasuffer sila ng sobrang lamig. Ayan. Teka, ipasok ko muna yung ating mga kambing. Kunin muna natin yung dalawa nung mabilisan. Ayun. Basang-basa tayo. Grabe. Ito yung mga kalaban ng ating mga kambing. So, at nakakaawa ang mga kambing pag ganitong panahon. So, may bagyo daw sa ano, may bagyong parating. Pero ang balita ay bumagsak na sa Mindanao. So, ayun, ingat kayo dyan sa mga kababayan ko dyan sa parting Mindanao. At may nakikita ko sa Facebook ng mga binabahana. So, yung day 28 natin mga piglet, dapat sana ay isi-separate na natin sila ngayon. Kaso nga lang sobrang lakas ng ulan, baka pag inilipat ko doon at pinapasok nga ng ano ng tubig at hindi ko na simento, kaya sabi ko eksakto na natin na 30 days tapos saka natin na iwalay. At ang ating inahin na meron ng meron ng 68 days na buntis. So yung isang kambing natin si Machete nandun. Ayun. At yung ating napisang Rhode Island Red na unang batch at natirang Rhode Island Red. Tapos ito naman yung diba? Ayan, kumpleto pa rin, asog now. Pitong malulusog na Rhode Island Red. Ayan, dagdag ko lang yung mga native chicken natin. Ayan. Actually hindi lang sila pure native dahil may lahi na silang decalb brown. Ayan. So, kung makikita nyo, yung dalawang yun, oh. O, tatlo. Ayan. So, may pagka-lahing decalb. Ayan. Gitong-gito pa yung pagka-decalb nila. Ayan. So, si Sarah nandun nagpapainit sa, ano, sa baboy. Ayan. Yan, mga rabbit natin.
Tinatakpan lang natin ng ano. So, mukhang yung isa pinapasok ng ulan. Pero okay lang yan. So yun, hanggang dito na lang. Gusto ko lang magpasalamat at sa mga nagko-comment sa mga video ko, maraming salamat sa inyo. At kung kayo man ay nasa same field ko na hilig din ang pag-aalaga ng baboy, ng kambing, ng manok, ayan, nasa backyard lang, laban lang tayo at patuloy lang sa ginagawa basta't masaya at relax ka, ayan. So, yun yung pinaka-importante, dapat masaya at relax. So, abot ng video na to, please don't forget to like, subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga gagawing video. Comment din kayo kung may mga suggestion, reaction, concern. Ayan, free kayong lahat. Thank you very much sa suporta. Hanggang dito na lang. Laging mag-ingat, maraming salamat sa suporta. Shoutout sa inyong lahat dyan. Laging magpalakas ang katawan, iwas COVID. Sugar, ang simpleng magsasaka. Laging tandaan, simpleng pamumuhay, masaya ang buhay. Cheers guys! Peace!